I first met her in 2019 during Vice Ganda's concert here in Davao. Kung asa, napansin sila mag-asawa ni Vice Ganda. And then during that time, they shared a little bit about their love story. Not knowing na more than that, ang iyahang story that can surely and that will surely inspire all of us. So, we are so fortunate today na makakentuhan for the very first time ang babae behind Hagtags, Ma'am Grace Chongson. Hi, Ma'am Grace! Hi, Ken! So, can you take us back sa humble beginning sa Hagtags? And, ganong printing business ang inyuhang naisip in the first place? 2015, yung husband ko, mahilig talaga siya magpagawa ng shirts and everything. Meron kaming shop sa mall, gadget store yon. Then, merong bakanting space for kiosk type lang. And then, naisip niya na, bakit hindi tayo mag-put ng business na more on shirts and gawa tayo ng clothing line. So, yun yung first. Sabi ko, hindi man yan kalinya lang ang negosyo natin. So, parang mahirap. Sinabi ng asawa ko, sige lang, try natin. Kung hindi mag-grow, okay lang din, diba? Ganun naman talaga yung business. December 2015 kami nag-start. And then, yun right time na nag-declare si Mayor Digong na tatakbo. Pumunta ka ng mall, kilala yung shop namin na nag-print yung kung pag sinabi, Duterte nose, Duterte, lahat ng Duterte shirts, bilhin talaga, diretso. So, yun talaga yung humble start namin na sobrang thankful kami kay Mayor Digong kasi siya talaga yung nagpa-boom sa business. Mm-hmm. So, from maliit na kiosk dun sa tapat ng her studio, nagdagdag kami ng another kiosk type, pero mas malaki sa gitna, yung malapit sa doon na hanggang ngayon, nandun pa rin. Okay. So, yun. Tapos, syempre, sa tagal-tagal, marami na kami naging kliyente, mga corporate, ganyan. Sa hanggang ngayon. Marami na kami ma-offer ngayon na halos lahat sa lahat about sa printing. Nag-wallpaper tayo, Sikor and Sintra, and then mga corporate giveaways. So, lahat ang hanapin nila, meron tayong ma-offer dyan. Yes. So now, we are here in their newly furnished shop or store here in Kimpo Boulevard. So, na-mention ni Ma'am Grace na you started with just a simple kiosk, a small one in a mall. And then now, very big na ang store or the production area. So, from t-shirt printing or aside from t-shirt printing, unsa na ba ang mga products that gina-produce ninyo or pwede ninyong ma-accommodate there sa Hagtags? We have polo shirt. Okay. Na we can embroider, print, and customize. Pwede tayong customize polo shirt. Meron din tayong mga sublimation polo shirt, t-shirt, jerseys, and everything. Then meron din tayong hoodies, bomber jacket. Tapos meron din talaga tayo yung mga tote bag, corporate giveaways, yes. Tumblers, and yung mga abaca bag. So, and many more. So, from corporate to weddings, yeah, any occasions, lahat. Giveaways, lahat. Usually, how many days ang time to prepare it, the production time? Pag less than 10, pwede nila makuha within the day. Pero pag lumagpas na, next, the other day. Pero kung hundreds, mga 1 to 2 days. Kaya yan. Okay. So, how about the price range? Siyempre, knowing na established na si Hagtag, so they might get intimidated na, ay, masing mahal na kayo there. No. Yung presyo nga namin pabago-bago, depende sa dami or depende sa kung ano yung kalaki ng design nila. Mm-hmm. So, huwag kayong mahiya magtanong. We can offer talaga yung big discount. Lalo na kung nandito ako. Yes. Sure yan. Siguro, nag-grow kami ng ganito because nagtulungan kami at the same time, niyakap na talaga namin na kailangan ng talagang tutukan, kailangan talaga ng oras para lahat talaga ng mga kailangan namin sa isa't isa bilang mag-asawa para mag-boom yung business namin. So yun, nag-uusap kami tuwing gabi. Madami kami mga pinag-uusapan, dinidiscuss ganito about sa kung paano namin siya mapapatakbo ng maayos. A mother's instinct is very much different than a father's
instinct or a man's instinct. Pero it's good thing or naging blessing in disguise that you surrendered to your husband and supported his idea na mag-printing business. Kasi love niya talaga. Actually, kahit hanggang ngayon talaga, siya talaga yung nagbibigay ng idea kung paano talaga namin ang isang project matapos. Ako lang talaga sa mga decision making, pero yung sa design and ano, kay Alan talaga yan. Mas na-handle namin ng maayos kasi hindi kami nagbabangga na hindi ito pwede, hindi ito ganyan. So kung saan kami magaling pareho, doon lang namin inaano yung mga sarili namin. Okay. And may sahot kami ha. Okay. So sinasahuran namin yung sarili namin, depende sa ano. Aside dun sa kita ng company. Ah, okay. So, iba yung salary niya, iba yung salary ko. Pero how do you draw the line or naabay division between you as workmates, mag-partner sa trabaho, and you as husband and wife? Actually, para lang talagang ano, magkaibigan lang. Na ganun, para magka-coworker lang kami pag nasa trabaho. Kailangan talaga na minsan ako talaga yung susundin niya. Or siya yung padidesisyon ko pagka may project. So, ganyan yung ano namin. Okay, so pag-entering natin sa Shopkin, mayroon tayong small couch dito na pwede natin ma-entertain yung client natin. Then the display area. And we have, so, mayroon tayong product ano dyan. Tapos yung mga albums. And then meron sa yung mabait na ano receptionist, so si Ate Mia yan, siya yung magki-cater ng order mo. Sometimes it's Aloy. So once na nag-visit kayo sa shop, meron kaming available artists na kung saan pwede kayo ma-assist agad. So ito si Shella, the great. Siya yung pinakamagaling mag-artist. So guys, kung gusto niyo mag-layout, punta lang talaga kayo dito. Ito naman si Acer, siya yung nag-handle ng mga corporate account natin, bulk order, and my assistant. So now we will enter the production area kung asa makita ang mga machines. Okay, welcome sa production area namin. First, dito tayo sa Tajima Sai. Mm-hmm. So, itong Tajima Sai again, number one to sa first machine dito sa ano Southern Mindanao. Si Tajima Sai kasi mas detailed yung binibigay niya ng embroidery. Ah, so for embroidery siya. Mga lakos, hemwin. Ito yung machine na ginagamit pag embroidery. Okay. Okay, so ito nga pala si Ate Noemi, ang nag-iisang napakagaling embroiderer. This one naman is HP Latex 700. Okay. Bali, dalawa lang kami dito sa Mindanao na meron. Pwedeng sticker, wallpaper. So yung nakikita mo dito sa back, it's a wallpaper to. Dito yan siya pinwin. Okay. So ngayon, Ken, itong si HB Latex, napansin mo, wala kang nakamoy. Yes, actually. Oo. So yun yung advantage sa kanya talaga na pwede ka talaga mag-print, mabilis talaga siya. At the same time, walang baho. Mm-mm. This one is Jennifer. Siya yung artist natin, operator. Okay. Na sobrang tagal na talaga sa akin. Itong OPI. So, para asan ni siya? It's a parang laser printer ng T2S paper, pliers. So, si OPI at saka itong si Vultan is partner talaga siya. Okay. Print ka dito, pwede mo siyang dito i-cut. Digitally. Digital cutter. So, okay, Ken. Tapos na namin i-embroid ang isang bomber jacket. And eto, para sa'yo na to. OMG! From Tajima Sai. Thank you guys. So, yes! And fully embroidered yun siya, guys. Sa amazing! It's on TV! Yes! Thank you so much, Mom Grace! You know that I love jackets! Of course, aside sa shirts, jackets that I'm wearing, pwede po ang tumbler printing. Yeah! Okay! Let's go here. It's Mimaki UJF6042. Ito yung tinatawag natin UV machine. Na kung saan pwede natin ma-customize yung mga tumblers and any flat surface na item. Yan. Any tumbler pwede, like size, shape. So as cylindrical siya, round siya, tapos pwede siya
printahan, basta pantay-pantay at mabasa niyan. Done na siya agad-agad. Maraming yung magic here, no? Bas-bas yeah. Kayang tanan. So, ito na, Ken. I hope you like it. Ken OMG! Another item from Hagtags. Thank you so much, Mom Grace. You know that? I love tumblers! So we are now here inside the office of our boss, si Ma'am Grace. Ay, grabe ka, boss. So Ma'am Grace, in fairness to the office, very ano siya ha, private, yes. Very intimate. Wow. And then I think it reflects your personality also as a boss. So speaking of that, ikaw ba what type of boss are you? Yeah, matigas na malambot. Sa strict talaga ako, pero kaya mo din akong palambutin. So, dalawang type talaga ng pagiging boss ang kaya. Yes. So, pag alam ko na may yung ginagawa mo or hindi tama yung mga process na ano, talagang strict ako. Pero pag, in terms naman na ang mga staff may problema or ano, malambot naman ako dyan. Let's invite them as a balocated ang inyohang newly improved yeah. Store, shop, na very social. Yung shop natin na production is located sa Quimpo Boulevard. Mas malapit siya sa SM Ecoland or kung familiar kayo sa Yellow Cup Phoenix Gasoline Station. Yan yung mga land. Makikita nyo Hagtags Printing Services. And visit lang kayo guys at lahat ng hahanapin nyo, any printing related, nandito na talaga. There will come a time that God will really challenge us. Yeah. And sa imuhang case, in your family, that happened in 2018. Yes, Ken. So, can you... Nako, can you take us back to that moment na who really tested you as a person, you as a mother, you as a partner? Diba, sobrang successful ng Duterte times ng business. Talagang lahat okay. Then, blessing na nagkaroon ako ng second baby, 2017. Schedule ng ultrasound ko for 40 ng December 28 para makita namin yung, di ba, syempre excited tayo pag manganak tayo, kailangan may 40, ganito, ganyan. So, napunta kami dun sa OB, then magpapa-40 kami. Napunta kami dun, masaya. Talagang so excited. Excited, kasi baby boy. Mayroon na akong baby girl, baby boy, kumpleto na. Kumbaga parang, wow, ito na talaga yung binigyan na talaga. I-wave ba ako muna, Kena? Nagsama kami 6 years bago kami nagkaanak. So, para sa akin, napakalaking blessing na talaga na binigay ni God yun. Habang inu-ultrasound ako, hindi nagpapakita yung anak ko dun sa camera, which is, sabi nung OB na, sige, talikod ka, ay tagilid ka, ganito, ganyan. Tapos, hanggang sa pag-check niya na ganyan, natingin siya sa akin, and then tinignan yung camera, sabi niya, parang may nakikita ako na something, sabi niya, parang sis, yan, sabi niya, magpa CA125 ka. Sobrang saya ko kasi after 2 days na mabas yung result, ano siya, negative. So, okay na, patuloy ang buhay, masaya na ako. Ang EDD ko is March 24, dahil sa sobrang, early days no, ng concert, March 10, umattend kami kasi may sponsor kami noon. Then, nandun ako sa stage, sobrang ingay. Hindi ko inaakala na mapapangan ako noong that time. Pag uwi ko sa bahay. Sa concert? Yes, galing ko. Actually, kasama ko naman din yung hobby ko nanood ng concert. Pagdating ko, sabi ko, parang ano to ha? Parang broke na yung water. Parang hindi na tumitigil. So, pagtawag ko sa OB, sabi niya, diretso na ng hospital. So, diretso talaga kami from the concert. Diretso talaga doon. So, luckily, na CS naman talaga ako nung una. So, CS ulit, 907 na napalabas yung baby. And then, doon din tinanggal yung CS. Okay. Yung CS, from the beginning talaga, CM lang. Ngayon, nung tinanggal siya, malaki pa siya sa ulo ng baby ko. Okay? So, sobrang, sabi sa akin, tinanggal na nila, ganito, ganyan. So, one operation lang ng anak, tinanggal na rin yung seeds. So, okay, patuloy ang buhay, masaya, kasi napaka-healthy ng baby.
natin? After 3 days, matawag yung taga pathology report, sinabi nila na may problem sa puso. After 3 days, ha? So it's March 24. Sabi ko sa kanya, sabi ko, ano pong result? Sabi niya, may nakita kasing something. Natakalsino, but dysgerminoma. Yun yung term na ginamit nila. So sabi ko, so ano yan? Sabi kong gano'n. Sabi nila, kailangan mo mag-undergo ng, pag hindi ka nagpa-opera ulit, so, kailangan itabso ako. Yung totally tanggalin yung mga matres, kasi baka after ilang months, ilang years, tutubo na lang siya. May ma-develop na. Yeah, ma-develop na gano'n. So, para sa akin, Ken, kababangan ako na mukha pa-opera na naman ako. Nag-doubt ako kasi parang nung una, hindi nyo nakita. Tapos after 3 days, may nakita na naman. So, parang ikaw hindi mo ma-accept. Kasi sabi, matanggal na lahat. Then, biglang gusto nilang magpa-ano. Pero wala akong nagawa kasi kailangan ko talagang maniwala no na kailangan kong magpagaling. So, April 7, operation again. From March 11, April 7, mula pa, less than a month. By 1 month. Oo. And this time, may oncologist na, may mga ganito na, para i-check talaga. So, luckily naman, wala talaga siyang, hindi siya nakahawa sa ibang parte ng katawan ko. So, okay. Pero, kailangan ko pa rin talaga mag-undergo ng chemo. Okay? So, very, very, napaka-sad para sa part 2 na nagpa-respite ka. Diba? Hindi ka na magbibigay ng so, ano sa... I need to stop it. Kasi, maano nung anak ko yung ano. Natapos yung chemotherapy September 7. Of 2018. Yeah, 2018. Then, alam niyo naman kung ano yung nangyayari pag nagkikimo yung patient. Totally mawama na talaga yung hope mo. Tapos, talagang mahina ka. Sabi ko nga, bakit nangyayari na ang bata ko pa that time? Parang hindi ko ma-accept na ganun. Pero, yun nga, Ken, sa kabila ng ano man yung magiging ano mo sa buhay, meron talagang pagsubok. And kailangan mo lang talagang tatagan. So, ako kasi very strong yung personality ko eh. So, kahit nag-undergo ako ng chemo, sabi nga ng mga staff nurses doon, never ako nagsuka, never ako nanghina. Because you have that motivation. Kahit tungod, you have a daughter waiting for you. Most yes. Especially, you have a baby na who needs your nurture, who needs your love, who needs your care. Yes. Actually, pati yung asawa ko na makasupportive niya. Pero nakikita ko sa kanya na parang nahihirapan siya. Tapos, siyempre, may maliit kaming anak. Tapos, nandiyan, 5-year-old pa lang yung panganay namin. Then, every 21 days, we need to go to the hospital. And then, hindi rin naman ganun kadali na 7 days ka naman stay doon para sa session mo. And I'm so proud talaga na nalagpasan namin yun. So, hindi lahat ng nakikita mo, ay, successful sila, ay, okay lahat. Pero hindi, Ken. Lahat may pinagdadaanan talaga ang tao. So, kanya-kanya lang tayo ng ano. Kaya kapit lang, laban lang tayo sa buhay. Yes. And 4 years later, after yeah. that big storm in your life, in your family, you are now in a state where everything's in place, I believe. Healthy ang tanan. Yes. You have healthy business. You have a good relationship. Same mo hang partner. Same mo family. What is your message to yourself? What sa imong gusto even sa muang sarili after all that you've been through? Well, ang masasabi ko sa self ko, matapang ka. Kasi sa kabila ng hinarap mo, na kaya mo pa rin tumayo sa sarili mong ba. Actually, yung pinagdaanan ko, kung mahina ka, feeling ko na-depressed na or marami na. Pero ako, dahil sa support system na natanggap ko sa pamilya ko at sa asawa ko, talagang patuloy ako lumaban sa buhay. At sa lahat din dyan, gusto ko ma-inspire kayo sa kwento ng buhay ko.